Tinakot nga ni Victor Wembanyama ang maraming NBA fans at NBA scouts sa kanyang pagkabagsak na ito. Pero bago nga natin yan pag-usapan, eto munang good news patungkol kay Kyrie Irving. Sinabi ng Nets owner na si Joey Chai na nakipag-meeting nga daw sila kay Kyrie Irving at nagkaroon nga daw sila ng quality time at naintindihan ng isa't isa. Clear na nga daw para kay Joey Chai na si Kyrie Irving ay walang hate towards Jewish people. Kabaligtaran ng pinaparatang nga sa kanya ng NBA media yung paulit-ulit na sinasabi dito kay Kyrie Irving. Sabi pa ni Joey Chai mga idol na eto nga daw Nets at si Kyrie kasamang NBA ay working constructively toward a process of forgiveness, healing and education. Sabi pa neto ni Adrian Wojnarowski na eto nga daw si Irving na suspended for 5 games ay mga idol maaari na nga daw bumalik. Position to return to play as soon as Sunday versus Lakers, Tuesday versus Kings, Monday sa atin o kaya naman Wednesday. Yan nga ang good news kay Kyrie Irving, magbabalik na nga siya matapos ng pangamba na baka nga daw hindi na makalaro itong si Kyrie matapos nung kanyang ginawa. So good news nga para kay Kevin Durant dahil may tulong nga siya na babalik. Kyrie Irving probably will return as soon as possible. Next balita naman natin ay patungkol sa teammate ni Kyrie na si KD. Dahil natanong nga siya ng isang nag-i-interview, natanong kung sino nga daw ang kanyang Mount Rushmore for small forwards. At ito ang naging sagot ni Kevin Durant. Never asked you this, but you on the spot with this one, like everybody else. Your Mount Rushmore of small forwards, threes. You're in the Mount Rushmore, and I don't want you to be modest. You're in the Mount Rushmore, so who are the other three that join that Mount Rushmore with you? LeBron, Kawhi, Larry Bird. I like that. Kasama nga itong si LeBron, si Kawhi at si Larry Bird at ang kanyang sarili. At para na nga sa ating panghuling balita, eto nga si Victor Wembanyama ay talaga namang pinakaba ang maraming NBA fans, lalo na ang mga NBA scouts matapos ng kanyang pagkadulas dito nga sa laban nila kanina. Well, sino ba namang hindi matatakot dahil nakatakot talaga yung itsura ng kanyang pagbagsak. Para nga daw giraffe na nawala ng buhay. Para nga lantang gulay mga idol, eto nga si Victor Wembanyama. Dahil nga siguro sa sobrang haba niya kaya ganyan ang naging itsura ng kanyang pagbagsak. Pero magandang balita naman dahil hindi naman ito seryoso, nadulas lang talaga. Eto nga si Victor Wembanyama. Walang dapat ipangamba ang maraming NBA fans na nagro-root para nga dito kay Victor Wembanyama na pumasok sa NBA. At hindi na rin sasakit ang ulo ng mga NBA scouts na nagsasabing eto nga daw si Victor Wembanyama ang the greatest prospect since LeBron James. So be safe and be healthy para nga dito sa future number 1 overall pick na ngayon ay pinaglalawayan ng maraming NBA teams.